Hello guys, hello, ayun na nga guys, ang vlog natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo kung bakit nagalit yung asawa ko. Nagalit siya, nagalit. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ayan na nga guys, ayan. Hello everyone, welcome to my channel. Andito to naman si Inday, Badiday, ayan. Inday Lani po. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin, guys, yung Father's Day. Ayan. Si Inday kasi madaming racket. Ayan. Nagtitindira. Nag-o-online. Nag-YouTube. Ayan. Marami na, di ba? So, nung nakaraan ng Father's Day, ayan. So, ngayon ko lang itong nagawa ng video dahil medyo ganado ako magkwento. Ayan. Wala ako sa mood kasi nung nakaraan eh. So, ayun na nga guys, di ba? Nangyari na, nag-Father's Day. Nung time na yun, ayan, shoutout pala muna sa mga manunood ko dyan. And thank you talaga. At saka, yung mga nagla-like, yung mga hindi yung hindi nag-skip ng ads. Ayan, thank you talaga. Ayan, thank you. Thank you din sa mga team. Alam nyo na, sa mga GC-GC dyan. Thank you sa inyo. So, ayun na nga guys. Ang nangyari, ganito yon. Mainit. Umpisa na natin. So, bago pa mag-Father's Day, may nakita akong nag-post. Sabi, Happy Father's Day. So, nagtanong ako, meron ako na, Father's Day na ba? Sabi naman, hindi pa. Hindi pa Father's Day. So, sa 22 pa daw. So, nung 22 is day off ko yon. So, nasa tindahan ako. Ayan, nagtitindira kasi ako pag day off ko. Ayan. Friday, nag-ano ako na minsan nagtitinda. Minsan naman meet up ako sa mga, may mga orders sa akin. Saturday, yun talaga yung pagtitindira ko. So, pagod-pagod. Ayan. Nung time na yon, 7 PM na dito. So, sa Pilipinas is, 7 ng gabi. Sa Pilipinas ay 12 na yon. Ayan. Kasi 5 hours yung pagitan. So, Father's Day na pala. Dapat, bago pa mag 22, dapat binati mo na, di ba? So, as in, nakalimot talaga ako. Ang dami ko kayang nung sabi ko, ganon, ganito, ganon. Ang dami kong alibay, pero hindi siya naniwala. Totoo naman eh. Ayan. Nung time na yon, pagdating ko dito sa bahay, nag-aantay yung asawa ko. Ayan. Nag-chat-chat pa siya. Ayan. Hindi na ako nakatawag sa kanya kasi nga, pagdating ko dito, maliligo ako. Ayan. Kailangan kong maligo kasi yun yung ano dito sa amin, yung memo. Dahil sa corona na yan, ayan, maliligo pagdating. So, ayun na nga. Yung alaga ko, nag-aantay na doon sa anak naman niya na galing sa simbahan. Ayan, magdadasal pa kasi ang mga yan. So, yung alaga ko, hindi pa pala siya nakakain. Pagdating daw ng anak niya, saka lang siya kakain. Anong oras na yun? Diba? Nga. Ayan, pinintuhan ko pa siya doon. Tapos, umaligo, pumunta ko sa kanya. Pinintuhan ko pa. Kasi sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya na gano'n. Pumunta ka, tapos kumaligo. Pumunta ka dito. Pumunta ko sa lamesa. Nagkwentuhan na kami. Ganun. Sabi ko naman sa asawa ko, sabi ko bukas na lang. Sabi, yun, parang may chat yata siya noon na, ganun talaga, nakakalimot. Basta parang may paalibay siya na ganun. So, ayun, natulog na ako. Yan, tulog na. Tapos, kinabukasan pag, siyempre maaga ako ng kinabukasan dahil nga, may pinuntahan kami nung alaga ako. Iwan ko saan, basta maaga kaming umalis noon. Ayan. May schedule siya. Maaga siya. Tapos, ang nangyari, pag open ko ng group chat, yun, Happy Father's Day, patay, tanghali na sa Pilipinas, Inday, ayun, tanghali na, hindi ko nabati ang asawa ko, ayun.
tinatawagan ko siya. Nung tinatawagan ko siya, nakapatay ang ano niya. Ay, hindi nakapatay. May trabaho siya. Hindi na sinasagot. Ha? Tapos binati ko siya. Pero Father's Day, ganun. Lumulusot pa ako. Pero hindi ako nakalusot. Pag uwi niya ng galing work, ayun na. Nung nakausap ko, yun yung bungad niya sa akin. Sabi niya sa akin, galit as in talaga. As in. First time yata niyang magalit sa akin ng ganun. Sabi niya sa akin, isa na nga lang, isang taon, isang beses na nga lang na ganun, tapos hindi mo pa, nag-alam mo ba, nag-aantay ako? Dami na sinasabi ka na. Sabi niya ganun. Nakalimot ka na. Tapos, ayun, masama talaga yung loob niya, hanggang kinabukasan, masama pa rin yung loob niya, ganun. So, ayun na. Yun na nangyari. Nagalit na siya. Time na yun. Kaya, hinahayaan ko muna siya. Tapos yun, nakita ko na nga yung sa Facebook. Ayan. Meron akong kinuntsaba doon. Yun. Ayun na nga. Katapos nun, nangyari nang nangyari. Oh, diba? Kasalanan ko na. So, sabi niya, paulit-ulit niya sinasabi sa akin, isang beses lang sa isang taon nangyayari yan. Sabi niya, nag-antay pa ako kasi nagalit siya. Ayan. Bibihira lang yan magalit. Ayan. Ako yung ano, madalas magalit. Ayun na nga. So, ang nangyari na naman, bumisita ako dun sa Facebook niya. Bibihira ko kasi din dalawin yung Facebook niya. Ayan. Kasi hindi ko naman dinadalaw yung Facebook niya. Kasi nga, di naman siya nagpo-post. Ayan. Hindi kasi yan maano sa camera eh. Hindi yan mahilig. Ayan. Mailap yan sa camera. So ngayon, nakita ko sa Facebook. Meron kasi siya mga bagong kaibigan doon. So, yung kaibigan niya, ayan, nagla-live. So, nakatag sa kanya yung Facebook o yung live. So, nung nakatag sa kanya, naisipan ko, kasi wala akong mapapakisuyuan, naisipan ko, sabi ko lang, pero wala sa plano yun. Ayan, naisipan ko, sabi ko, i-add ko kaya to. Sabi ko, i-add ko kaya to yung kaibigan niya. Tapos, kasi lagi siyang nandoon eh. I-chat ko, sabi ko, bahala na. Kapalan ko na yung mukha ko. Makikisuyo na lang ako. Sabi ko nang ganon. Tapos, ayun na, sabi ko, chinat ko. Sabi ko, paano, pwede sanang makisuyo. Sabi ko nang ganon. I-surprise ko sana siya. Sabi ko nang, kasi ako sa totoo lang, mahilig ako mag-surprise. Hindi lang yung asawa ko, yung mga kaibigan ko, ayan, tapos yung mga, yung pamilya ko, ayan. Hilig ako magbigay ng mga gifts, ayan. Ano kasi ako, ganun ako eh, sabi ko na nga nun, pag nakakaluwag-luwag, tapos, ayun na, kinontak ko na yung ano, tapos sabi ko, ganun, pasuyo ako, ganun, sana. Tapos, ipapadalo ko na lang sa Pilipinas, yung ano, yung pera, sabi ko nang ganun. So, sabi niya, sige ate, sabi niya nang ganun. So, ayun, sabi ko, cake sana, ayun. Tapos, yun, magpabili ako ng ano, may cake, tapos nagano sila ng chicken, at tapos, pansit, yun. Ayan. Yun yung inano, kasi nung nag-chat ako ngayon, kinabukasan, ayan, tapos inano pala niya, sabi ko, paano mapupunta siya doon, sabi ko nang ganun, kasi ang labas nun ay ganito, birthday daw niya, kunwari nagsabi siya na birthday niya, ayan, shoutout kay Mac, ayan, thank you so much pala sa pag-surprise sa asawa ko, ayan, so wala naman sa plano talaga yun, pero, dahil nakita ko, siguro sigad na rin yung ano na, pero hindi siya masyadong ano kasi sa mga surprise, mga ganun. Ayan. Hindi ko alam kung nagustuhan ba niya yun o ano, kasi sabi niya kasi na simpleng bati lang, ganun lang yung ano ko. Pero yun lang kasi yung paraan ko eh, sabi ko nang ganun. Ako kasi minsan ayaw niya yung mga surprise, mga ganun.
parang ewan, hindi siya masyadong maano yata sa surprise. Pero alam nyo yun guys, kahit ayaw niya yung mga surprise-surprise na mga ganon, natuwa siya na hindi, parang ganon. Pero kahit ayaw niya, minsan sinag-surprise siya, ayaw niya yung mga ganon. Ginagawa ko pa rin. Alam nyo naman tayo, di ba? Kasi isa lang yung sinasabi ko kasi eh. Isa lang yung ano ko. Ngayon na meron ako, okay. Eh, paano na kung wala, di ba? Hindi ko na magagawa yun, di ba? Kahit pa paano meron pa. Ayan. Once na wala na, para, ano pang maisusurpresa mo, di ba? Ganun. Mahilig lang talaga ako mag-surprise. So, ganun lang talaga ako. So, ayun, Papa. Ayan. Sorry talaga. Ayan. Sorry sa kasalanan na hindi kita nabate. Ayan. So, nag-sorry naman ako. Diba? I'm sorry. Pero, ano naman yan siya. Mabilis din naman niya mawala yung sama ng loob niya. Ganun. So, ayun na guys, humingi kasi ako ng short video doon sa ano, sabi ko sa kanya, videohan mo, ayan. Eh, ayaw pa nga niyan magpa-video, pag makita niya yung camera, aalis yun. Ganun siya. Mahiyain kasi yun sa, ano, sa camera. Sabi ko, paano na lang yan pag umuwi na tayo, ikaw ang cameraman ko. Sabi niya, okay lang, ako ang cameraman. Huwag mo kang isasali dyan. Basher ko yan, sa totoo lang guys, basher ko yung asawa ko. Number one basher ko yung asawa ko na mula sa simula pa lang ayaw niya yung nagba-vlog ako, pero siguro natanggap na niya. Oo, natanggap na niya siguro dahil hindi ako nakikinig sa kanya eh. Matigas ang ulo ko. Masaya ako dito eh. Hindi naman ako nakaka-apak ng tao sa pagba-vlog. Oo, tapos ayaw niya. Oo, pero ayaw niya pero nagpi-play siya ng video ko. Nakakatawa, 'di ba? Ayun. Operator, ayan, nagpi-play yan ng video sa, nagpi-play siya, kahit ayaw niya, pero nagpi-play siya ng video ko, ayan, dagdag views na rin yun, ayan, so, ayan guys, ayan yung, ano, pakita ko yung reaction niya, nung, na-surprise siya, ayan, so, ayan, shoutout sa asawa ko, ayan. Thank you pa. Ayan. So, save lang natin tong video na to para malala natin. Lagi natin maaalala yung pagkalimot ni Inday. Ayan. Shoutout sa mga father dyan. Ayan. Ayan. For today, yan lang muna. Maraming salamat sa laging nanonood. Thank you. Surprise na ang bakit mo? Oo. Oo, wala man ni bomba ba? Surprise na.
Yung pagkatan mo dito eh. Ha? Blood pressure na. Yung pagkatan mo. Blood pressure na. Yan pa kaya. Ikaw ang kandila na. Ikaw ang kandila na. Sige, pagkatan mo yung na pa kaya. Sabi dyan. Magiging dito para pindyan eh. Yeah.